welcome back to my YouTube channel, guys. Syempre, ito na naman po si Sanderford. For today's vlog, gagawin ko po is question and answer galing po sa random people na mga nagtatanong kung bakit daw po ako sumali sa LGBT community. So, I'm with my loved ones. So, hindi ko siya ipapakita sa inyo kasi medyo nahihiya pa ako kasi syempre public po, ay private po ito, private tong kung ano man yung meron. So, siya na yan. So, syempre meron akong special host at kinuha ko pa po sila galing from Neverland. Yun nga guys, no, ito na nga po, kasama ko po ang aking special guest na si Mami Kim Arda and si Mami... Miss Everything. Hi, Everything. Hi, mga kabeks! How are you to find out? So, yun. Ready na po kami. Meron tayong 10 questions na kinuha para sa mga nagkatanong questions. First question. Medyo nabasa ko dun, Mars. First question. Okay. Ito ha. Para, sa inyong dalawa to. Sino unang na in love? Hindi po ako. Ako po. So, kwento mo. Kwento mo nung ba't paano ka na in love kay Sanderford? Yes. Nung dati nga din po na nabanggit nga rin namin sa ano, na kakasama na kami. Then, nag-uusap talaga kami ng maayos. Pag may problema siya, sinishare ka sa akin. Then, pag may problema ko, sinishare ka sa kanya. Kaya yung pag na-advise niya ako, parang Hulog-hulog. So, yung naging, parang naging comfort niya. Ibig sabihin, matagal na rin yung magkakilala. Oo, matagal na. Mga kabeks, matagal sila magkakilala. Ay, huwag yung issue dyan. Huwag yung issue, mga kabeks. So, eto, sa pangalawang question na tayo, ha? Charot. So, eto, medyo ano to, ha? Ande, iti, charot. Hindi. Sino ang top or bottom sa inyo? Kakaloko yung tanong, boys. Tatayin na lang. Ano ba? No comment. No comment po kami dyan. Oo, so, ano lang tayo? Respect na lang. Respect na lang tayo. Pero gusto kong ulitin yun. Sino ba talaga? Nakaka-intriga, di ba? No question. Abangan natin yan. Pangatlong question. Kailan naging kayo? Actually po kasi ano, ako na po sasagot. Actually, magkaibigan po kami since 2018. Tapos nagkaka-chat na po kami. Then, close na po kami. And hindi pa kami nagmi-meet noon. Then 2019 doon na kami nag-meet. Tapos tropa kami, sobrang magkaibigan ganun. Tapos and then ayun, ano, maano nagbibigay ako sa kanya ng mga ano ko ng mga yung mga problema ko. Tapos siya rin nagbibigay sa akin ng problema. Ibig sabihin, parang friendship talaga kay Gabe and Tig. Oo, ako. Advice po kami dalawa. So parang nagkaroon po, nagkapalagayan po kami dalawa. Oh my God! Wow! Kasi syempre, ano, ako, nung nalaman niya na ganito ako, sabi niya sa akin na parang mas naiintindihan niya ako kaysa yung ibang taong, sa dami ng tao na hindi ako naiintindihan. So ako, naniniwala ako sa kanya. Kaya yung sinasabi po nila kung kailan kami naging kami, parang nagbiglaan na lang, na naramdaman namin. Eto, since matagal na kayo, di ba magkakilala, tagal na din, parang yun na yung sabi mga ugali. Sino ang mas nakakaintindi sa inyong dalawa? Ako na, iniintindihan ko po siya. Siya rin po. Tama po kami. Iniintindihan din po niya ako. Marunong po siya, ano, ang gusto ko po talaga sa kanya po is, mas nauunawaan niya po ako. Every time na pag may problema po ako, mas alam niya kaagad kung paano po ako papakalmahin, kung paano ako papatahanin, ganun, kapag sobrang bigat po talaga ng pakiramdam ko, ng loob ko. Noong mga panahon. So, ito na nga, sa panglima ko, ano question? Dahil, hindi alam ng mga karamihan kung ano nga bang ilagay ng mysterious guy. So, ilang taon na nga ba siya? Hindi ko ba alam siya kung sabi ko. Sasabihin niya po. Ikaw, sasabihin mo. Ano eh, private po pa muna kasi. So yun, niya po sasabihin kasi. Private po muna kami siya po. Private po. Private muna daw si yung guy kung ilang taon na daw siya. Ikaw, anong hula niya po? Nasa 20 siya. 18. 18 po ko lang. Pero legal age. Mainit yung tanong ngayon. Mainit yung tanong. May pasabog agad yung tanong agad. Bago kayo mag-break bago kayo mag-break ng ex GF mo. What the fuck?
Para saan ba yan? Para saan ba yan? Para saan ba yan? Para sa akin. Okay. So, pang-anak na question na po tayo para kay Sander Ford dahil marami nang tatanong dito. Bago kayo mag-break ng ex-girlfriend mo, is magkakilala na ba kayong dalawa? Actually po, hindi po kami nagkakabalikan ng ex-GF ko. Magkakilala na po kami, nagchat na po kami dalawa. Pero hindi po niya alam na ganito na ako. Oo, kumbaga friend po kami noon. Then naging support, sinuportahan niya ako dun sa ex ko na yun. Then nung one time na nalaman niya yung nangyari sa akin, inano niya po ako, parang pinakalma po niya ako, parang gano'n na, hindi pa huli ang lahat. Kaya dun po, parang ina-advise niya ako palagi na kami yung, kasi ang dami-daming mga taong sinasamahan mo. Kami yung totoo sa'yo, bakit kami daw, ba't kami iniwan? But kami para yung iniwanan nila. O parang, parang sila yung hindi ko sinamahan, sila yung totoo sa akin. Tapos kung kanina ako sumasama. Kasi nga, nabalod din siya sa ex niya. Opo. Pero diba, nung magkaibigan pa lang kayo, may feelings na ba? Sa akin, wala pa po. Wala. So, pwede pa lang talaga. Aware naman si Isa na magkaibigan na yun. Net. Ang dami po ang kaibigan, alam po niyo yun. Marami po ang kaibigan. Marami po ang kaibigan. Diba na marami na lang close na matagal ng dalawa? Opo, close po ang dalawa. Para sa kanya? Yes. Baka makapend ka sa tanong na to, ha? Okay lang. Itong pangpitong tanong. Mabait ba talaga si Sander? Yung makatotohanan tayo dito. Oh. Yung makatotohanan tayo dito, ha? Para sa akin po is, mabait po talaga siya. Yeah. Paano way na mabait? Kasi bukod yung mabait lang sa mabait. Kasi po, nakita ko na po siya, nakasama ko na po siya in person. At yung iba naman po, hinuhusgan siya na hindi niya po nakakasama. At nakikita lang siya sa social media. Eh paano yung mga sinabi ni Isa? Eh, kasi doon kasi yung mga sinabi ni paninira, yung sabi sinaktan so, daw. Anong kasi nga ba siya? Anong klaseng jowa ba siya? Hindi, siguro mas magandang term yung anong klaseng kaibigan na lang. Yun, kaibigan mga tayo. Ikaw, paano yung klaseng kaibigan ba, Sander, para sa'yo? Sa akin? Noon, mahaba na rin namin yung pinagsamahan namin din. Palagi kami nagbibideo call, nag-uusap. Ay, ibig sabihin talagang update kayong dalawa. Yung close talaga. Close talaga. Makalaga na rin siya tayo. Bagong oras. So, usapang... Hindi ko na tagalig nito eh. 8 question na tayo. Paano nga ba naging bae si Sander Ford? Ay, na pumutok talaga sa social media. Yung di ba nag-post ka? May post ka nun? Paano ka nga ba naging bae sexual? Actually po talaga, never ako nag-boyfriend or nagka-jowa ng lalaki kasi hindi po talaga ako bae. Straight po talaga ako. Girlfriend po ako ng 4 po. So, talagang hindi po ako na-attract sa lalaki. Pero neto po lang, parang ngayon ko lang na-realize na eto, may naramdaman akong ganito, na parang na-develop ako sa kapwa ako lalaki. Kung sinasabi nila sa akin kung paano ako naging bisexual, kasi po ang bisexual, nagkakagusto sa babae at nagkakagusto po sa lalaki. Yes. Kasi akala sa liba, kasi diba akala sa bisexual is gay na rin. Opo, so, pading nga agad. Oh, oh. Yun yung pagkakaintindi ng mga hindi pa nakakaintindi, yes, po, sa LGBTQ. Oo. Kasi pero nakaka-proud sa niya, talaga nag-post siya sa social media na... Oo, nireveal talaga. Hindi niya kinahiya. Din ako naging, as a part ng LGBT, din ako bumilip sa'yo. Thank you, diba? I admire you. Question number 9 na tayo. Ito lang ha. Bakit mo naisipan pumasok sa isang relasyon ko yun? Kasi diba, this past few... This past parang kailan lang. Parang kailan lang. Tapos biglang ito. Hindi, actually po talaga po, hindi ko siya niligawan or hindi niya po ako niligawan. Wala po, parang ayun, gusto niya ako, gusto ko rin siya. Parang ganun po, parang sobrang close na lang namin, sobrang nagkakapalagayan po kami sa ng loob. Eh di, yun, parang feeling na namin, parang mayroong MU, parang ganun, mutual understanding, ganun. So ito na nga, sa panghuling question na tayo, ito na yung mabigat-bigat. Eto nga, isip ko sa ibang tao, ginagamit mo lang si Sander Ford para sumikat. So, totoo nga ba to? Sa akin po, hindi ko po siya ginagamit kasi alam niya naman po na yung ugali ko. Then, nagsabi lang po sa kanya. Hindi, actually po talaga, palagi po talaga ako, ever since na po pumasok ako sa isang relation po,
talagang inaano ko po, piniflex ko po sa social media. Lahat ng naging ex ko, piniflex ko. Pero siya kasi, kahit i-flex ko siya o hindi, kasi parehas naman kaming ano, parehas naman, siya kasi galing din po siya ng pagiging influencer. Then doon kami nagkakilala. So, kumbaga parang mas better lang din na kung gagawa siya ng sarili niya ng sarili niyang video or gagawa sa sarili niyang video, okay lang. Kasi kung hindi man maging kami or hindi man maging talagang ito talaga yung sa amin, para sa amin, magiging masaya pa rin kami kasi syempre nagtulungan kami dalawa. Opo, just may memories na rin po na. May memories na kami dalawa na nagsama kami. Actually po, magkagrupo po talaga kami. Opo. Ano, boy group po kami, as in boy group. Boy group po kami. Then, ayun, kaya siguro sinabi ko lang din na may kami dalawa. Kasi yun yung totoo. Pero may grupo po kami. May grupo po kami, magkasama po kami sa grupo. Kaya lang ha, alam ba ng kagrupo nyo na may something na sinyong dalawa? Hindi, I mean, alam po nila na ano po kami, na ganito po kami, na magkaibigan po kami. As in, sa lahat kami magkakagrupo, kami dalawa yung pinaka-close. Close na talaga. Yes, parang yung best friend namin naging more than best friend na lang din. Actually, sila nga yung ano eh, sila nga yung unang nagsabi sa amin na okay lang yan, walang problema, di ba? Sila po yung nag-comfort sa amin. Nag-comfort sa amin. Kasi kami yung magkakaibigan eh, di ba? Kumbaga, naging proud din ako sa mga kagrupo ko. Ayun, kasi syempre, sobrang bait po nila. Understanding. Yan, sila po, understanding po sila. Mas naiintindihan po nila kami. Naiintindihan naman po. Yung mga kaibigan na makakaalam na about sa atin dito. Yes po. Teka lang ako, may gusto ko itanong eh, ba't ayaw mo ipakita yung mukha niya? Hindi ako nagigil sa lang first kasi yung mukha. Hindi, actually talaga, gusto ko talaga ipakita yung mukha niya. Kaso, hindi lang namin, kasi gusto ko talaga, as in, wala, from the start ng video na to, gusto ko siya itago kasi, syempre, yung mga tao, parang, kasi curious sila sa kaibigan ko or sa ano ko. So, pwede ko naman, ako, sa akin, gusto ko siyang ipakita sa kanya. Sa lahat. Sa lahat ng mga nanonood. Pero, siya lang ang tatanungin natin. Kayo po magtanong sa kanya kung pwede po. Ikaw. Okay naman po. Okay. Teka lang, siyempre, sa pagpapakita mo nang yan, hindi lang kami, buong tao makapunod niya. Maraming makakaalam, maraming makakita. Handa ka ba iharap ang sarili mo? Sa bashers, di ba? Handa po, paharapin mo ko yung kung ano kong sasabihin nila. Pwede ba makita? Teka lang, baka nalipinitan lang kayo, ha? Kayo po, siya. Yan ang mga ka-bex, nakikita natin siya. Sige, So, ibilangan natin. Okay, 3, 2, 1. Kimi no toriko ni natte shimai rakito. Kasi naging proud ka na humarap sa maraming nakaka-proud, diba? Bilang party natin bilang LGBTQ+. Super thank you kasi sa dami-dami yung kaibigan kami yung napili nyo na sa amin kayo mag-open na mag-host. Ako, actually kasi po, ano eh, kasi po, diba, ano, I'm one of LGBTQIA na UI+. So, sila po yung mga kaibigan ko po na, ang dami ko pong friend po, actually, ang dami kong friend ng mga gay and bisexual, homosexual, tapos mga transgender, mga tomboy, yun, sila po. Actually, mga friend ko po talaga yun. Kaya, sila po yung pinaka-close ko, kaya sabi ko, mas magiging makatotohanan po ito kung kayo po yung magtatanong sa amin. Thank you. Kaya, pero, ano po sa lahat po ng viewers ko, hindi po galing po sa akin ang tanong, kundi galing po sa viewers, sa inyo, at saka sa kanila pong dalawa dahil sila po yung, sila po talaga yung nakakaalam po about sa LGBTQIA+. So, yun po. Teka lang, kung may huling sasabihin ka, ano yung sasabihin mo, Mr. Sander? Ako po, siguro kung may huling sasabihin po ako, ang sasabihin ko lang po sa lahat po ng mga bashers ko at saka po sa mga taong hindi po ako gusto bilang kung ano po ako ngayon. Ito lang po masasabi ko. Siguro ano, inuuna kong respetuhin ko na po yung, inuuna ko na pong respetuhin yung sarili ko. Mas inaayos ko po yung sarili ko ngayon. Then, imbis na mag-move on ako sa mga nangyari sa akin, yan, sa mga problema ko, and imbis na problemahin ko po yung problema ko. Hindi, I mean, mas nag-focus po ako sa business, tapos social media ko po, yan, nag-upload na lang po ako, nag-upload ng mga YouTube, ng mga video ko, gano'n po. Antayin niyo po, mag-asama naman po kami sa bawat upload po namin. Yes po. Kaya sana po, supportahan niyo po ako. Support na lang tayo. Opo, supportahan niyo po ako. Kundi GBGB na lang tayo, good vibes lang po. Kaya lang po, supportahan niyo po kami. Then, yung mga grupo po namin din. Ayan. Ipapakilala po namin sila sa inyo. Ipapakilala po namin sila sa inyo soon.
makikilala niyo po yung mga grupo po namin dalawa. Oh. Bali lima po kami. Ang grupo po namin is Jax. Jax po. Yeah. Jax po kami. Jax PH. So sana masuportahan niyo po kami. And ayun lang po. So maraming salamat po. Maraming pwede po kong makikita. Maraming salamat po. Maraming salamat. Maraming salamat. Ayun. So guys, para sa pagpapatuloy po ng aming YouTube channel, pwede niyo po silang i-follow sa kanilang social media accounts. So dito po siya, ma-add po siya sa kanyang social media accounts. Yes. Mr. Martin Austria po. So sa kanya pong social media accounts. May accounts po. So, Stanley Thomas Ellis. So sa kanya pong YouTube account. Yun. Ang YouTube account ko po is Jake Velasco po. Yun, supportahan niyo po ako. Yeah, and po. Kasama ko rin po siya doon sa mga upload kong videos. So, yun nga po, tapos na po itong aming vlog at question and answer. Maraming salamat po sa inyo. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Please share and comment lang po kayo para lagi po kayong updated sa aking mga video. So, yun po, maraming salamat po. Peace out!